Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ako ang mabuting pastor, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Sino may hindi nag-aalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At sinabi ni Pilato sa mga pangulong saserdote at sa mga karamihan, wala akong masumpungang kasalanan sa taong ito. Datapwat sila'y lalong nangagpipilit na sinasabi, ginugulo niya ang bayan na nagtuturo sa buong Judea, magbuhat sa Galilea hanggang sa dakong ito. Datapwat nang ito'y marinig ni Pilato ay itinanong niya kung ang taong yaon ay Galileo. At nang maunawa na siya'y nasasakop ni Herodes, ay ipinadala niya siya kay Herodes. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nang makita nga ni Herodes si Jesus, ay nagalak siyang lubha sapagkat malaon nang hinahangad niya na makita siya, sapagkat siya'y nakabalita tungkol sa kanya at siya'y naghihintay na makakita ng ilang himalang gawa niya. At tinanong niya siya ng maraming salita, datapwat siya'y hindi sumagot ng anuman. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nang magkagayoy, dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon sa kanya ang buong pulutong. At siya'y kanilang hinugdan at dinamtan siya ng isang balabal na kulay ube. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sila'y nangagkama-kama ng isang putong na tinik, at ipinutong sa kanyang ulo at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo. At sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nagsisipagsabi, Magalak, hari ng mga Hudyo. At siya'y kanilang niluluraan at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang mga pangulong saserdote at mga eskriba ay nagsitindig na isinusumbong siyang mainam. At si Herodes na kasama ang kanyang mga kawal ay inalimura siya, at siya'y nilibak at sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik siya kay Pilato. At nang araw ding yaon ay naging magkaibigan si Herodes at si Pilato sapagkat dating sila'y nagkakagalit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At si Pilato ay lumabas na muli at sa kanila'y sinabi, narito, siya'y inilabas ko sa inyo upang inyong matalastas na wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanya. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lumabas nga si Jesus na may putong na tinik at balabal na kulay ube. Sa kanila'y sinabi ni Pilato, narito ang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagkakita nga sa kanya ng mga pangulong saserdote at ng mga punong kawal, ay sila'y nangagsigawan na sinasabi, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, kunin ninyo siya at ipako ninyo siya sa krus, sapagkat ako'y walang masumpungang kasalanan sa kanya. Nagsisagot sa kanya ang mga Hudyo, kami mayroong isang kautusan at ayon sa kautusang yaon ay nararapat siyang mamatay, sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagkarinig nga ni Pilato ng salitang ito, ay lalong sinidlan siya ng takot. At siya'y muling pumasok sa pretoryo at sinabi kay Jesus, taga saan ka? Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, sa akin ay hindi ka nagsasalita. Hindi mo baga nalalaman na ako'y may kapangyarihan sa iyo'y magpawala at may kapangyarihang sa iyo'y magpako sa krus? Sumagot si Jesus sa kanya, anumang kapangyarihan ay hindi ka magkakaroon laban sa akin, malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas. Kaya't ang nagdala sa iyo sa akin ay may lalong malaking kasalanan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.